Nag-business ka na doon? Dito tumatawag. Tumatawag po ako sa welfare officer natin ngayon. Kausapin siya at sabihin sa kanya na meron tayong dadalhin doon na worker na susunduin po namin sa Tabok. Hindi ko pa alam kung ito ay itong worker na ito ay pinalayas or ano, bumiyahe na siya. So hello sir. Good evening. Sir, pasensya na po. Si tumatawag ako kay Well of Marlin, hindi niya nasasagot, baka ako busy or CCR naliligo. Meron po kasing tumawag sa amin na ito ngayon papunta kami ng Balat para pick upin sa bus station na worker. Dadalhin po namin sa consul. In-inform ko lang po sa iyo, paso yun lang kay Well of Marlin para aware siya. Babae sir? Babae sir? No, yes sir, nasa bus station sir. Nasa bus station po ngayon nang galing ng Tabok. Mukhang pinalayas ng amo, pinasakay ng bus at na-intercept po ng aming coordinator. Kaya itinawag sa amin ngayon, kukunin namin ngayon ni Oli. Dito po on the way kami sa Balad. Pick upin namin, tapos dadali namin yan sa consulate. So pasuyo na lang kay Well of Marlin na na-endorse namin ito na galing po ng ano. Oo. Pasuyo na lang sir ha, makisuyo sa iyo. Sige. Salamat po Well of. Thank you very much. Okay. Ayan. Na-contact na natin si Well of James Minjola dahil hindi po natin makontakt si Well of Marlin. Ayan po, si kasama ko ngayon si Kagape Orly, si Ka Orly. At papunta po kami ngayon ng Balat para po pick upin po itong tumawag sa atin, humingi ng tulong na allegedly, hindi ko alam ha, hindi ko pa alam buong istorya, na siya raw ay, siya ay pinabiyahe, galing po siya ng Tabuk, papunta ng Jeddah. So, siyempre, hindi naman natin pwedeng pabayaan si kabayan na wala, nag-iisa siya, at gutom na, mukhang walang pera. Mukhang wala pang pera, pakakainin muna natin bago natin dalhin sa Philippine Consulate. So yun lang po at mamaya ulit. Kita tayo mamaya. Ito. Nandito na tayo ngayon sa Balad kung saan pupuntahan natin yung bus station, no? Kung saan naroroon itong si Kabayan, yung kabayan natin. Ayun po, nakikita niyo. Ayun po yung view. Ayun. Punta po tayo ngayon dito para po makita natin si kabayan dyan. Nakalabas na siya, no? So, ito po yung galing po ng Tabuk na sumakay ng bus at hindi alam ang gagawin. Sinubukan natin pasakay ng taxi, wala naman din ang pera siguro at natatakot. Kaya kailangan talagang puntahan ito para makuha natin siya. So, doon tayo. Oh, may pulis. Nasaan kaya siya banda? Pwede naman siguro pumasok sa lobby. Ikaw pwede, oh. Pasok tayo? Oo. Pasok tayo. Ito si kabayan. Kung nasaan siya. Nasaan daw siya? Lumabas ba siya? Ayun siguro. Sa daan na lang sasakyan. Sige. Ayun siya. So, sa kaya matin siya na doon para doon sigurado na ano. Kukawa ka mga top. Ano yun? Ito yun. Kukawa ko. Labo naman. Ito. Ngayon, nandun sa likod natin to si... Ano? Ano naramdaman mo? Nawala po yung kakapo, sir. Ha? Nawala po yung takot ko. Takay ka ba ko? Bakit? Ano na po, kabang-kabado. Kabadong-kabado ka? Opo. Ano pa nangyari sa iyo? At bakit kayo biglang napasugod ng Jeddah? Kasi po, 7 months na akong di pinasusweldo. Tapos pasa-pasa silang magkakamag-anak sa akin. Tapos na ba kontrata mo? Tapos na po, nung March pa. Tapos? Tapos po, puro pangako na papauwiin ako. Hindi na po pinapauwi. Bakit ka ngayon nakalabas ngayon sa bahay nila at napunta ka ng Jeddah? Kasi po, nung po isang araw, sinabi ko po sa kanya na pag hindi niya pa rin ako pinaupa, pakamatay na lang ako sa bahay niya. Natakot po yata. Ayun. Pinaalis ka? Sabi po niya, ayahat, bumunta na raw po akong Jeddah, sabi. Pero binigyan, asaya hawak mo yung passport mo? Opo, binigay po sa akin. Kaya alam po, expired po yung passport ko, takay kami. Walang problema yung passport, Pero yung meron kang exit visa? Sabi po niya, pag daw po meron akong
ano, naayos ko na passport ko, bibigyan daw po niya ako exit visa, sabi niya. Eh, anong binigay sa'yo pagpunta mo dito sa Jeddah? Binigyan niya po ako ng ano lang, ng 3,000. Real? Opo. Oh, very good. Sa pitong buwan mo na yun, 3,000 lang inaibigay sa iyo. At least pinaibigay. Oh, ang tapos sabi po niya, ano, papadala na lang daw po na yung iba. Oh. Tapos po, pagbago ko pumunta umuwing Pilipinas, pag-ayos na yung mga papeles ko, papadala niya yung 3,000 uli sa akin dito sa Jeddah. Sabi ko, ang sabi niya. Tapos, dito lang tayo. Po, yung pong tira na maiiwan po na 4,500. Papadala na lang daw po na sa Pilipinas. Yung po, sabi niya. Taga-Nuevesia so, ka ate? Opo. Saan sa Nuevesia? Laur po. Ay, no. Yung punto, brad. Oo nga eh. Ano po, nung po nag-comment po ako sa live nyo. Ayun, okay, very good. Nag-ano po siya. Ayun. Anong comment mo doon? Nahimingi ka ng tulong sa akin? Nahimingi ako ng tulong sa inyo, sir. Ayun. Lahat yan sila na instruct ko yan na pag may nagme-message sa ako, nagko-comment, sagutin para matulungan kayo. Kaya nga meron akong mga coordinator. So, at least very effective yung ginagawa ng kaagapay ngayon. Okay, kaya yan. So, at least hindi ko man nasagot, nandyan yung mga coordinators okay, na... Sir, ano, lagi po, sir. Ano naramdaman mo? Nakita mo ako? Hindi ko po alam mo, sir, kung maiiyak ako. Ano, dahil nawala po talaga yung kaba ko. Iyak na. Iyak na nga po ako. Kahina pa ba umiyak talaga, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Dahil wala na pong kakilala dito, wala akong alam na ibang kukontakin. Ayan, at ayan si Kaagapay Orlean ha. Opo. Tuwa naman ako sa iyo. At so, ibig sabihin, kaya lang wala ang agency, hindi ka kinontak ng agency mo. Wala na po yung agency ko sa Pilipinas, sir, eh, na sabi po na ipasarado na. Or baka po nag-change name na lang din po yun, gano'n. Di ba, eh. Ay, at pakakainin ka muna namin. At alam ko, gutom ka na ba? Nangayayat ka na. Nangayayat ka na ate. Maghapo po sa lang kain talaga. Alam tulog, magdawag. Dahil kakahintay dun sa amo kung ihahatid ako sa bus station. Anong pinakain, binigyan ng sandwich? Wala po, wala. Tapos eh, nung pumuminto dun sa may ano, bumili naman ako ng tubig. Di ba, yung pera mo na yan, itabi mo lang yan, pera mo yan, para meron kang magamit na ano, ingatan mo yan. Kasi alanganin tayo doon sa sinasabi niya na balansi na ibibigay niya. Hindi na, sir, yes. sa sitwasyon na yan. Imposible eh. Mali, yung pera na yan, madaling maubos yan. Kaya ingatan mo yan, ha ate. So, i-endorse kita doon sa, ano, huwag ka mag-alala. So, ayan po, mga kagapay, nakita niyo po itong isa na namang kabanata po ng buhay ng OFW. True to life story po ito ng mga OFWs. Yan po, si Kabayan po ay finish contract na at matagal ng finish contract ayaw pauwiin at merong 7 months unpaid salary. Ngayon, dahil sa gustong umuwi, natakot na, tagalit na, hindi na alam, kaya nagbanta na magpakamatay. Natakot ang amo, kaya ayun, pinasibat siya ng tabok at ito pinasakay ng bus at dinala dito sa Jeddah. Mabuti na lang at itong ating mga coordinators, kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, no, pag hindi ko po nababasa ang messages ninyo, mag-comment po kayo doon dahil lang po mga coordinators natin nakantabay po yan. At ito nga nangyari kay Kabayan, siya po ay nag-message doon nung nag-live ako at nakita po nung ating mga coordinators at nakipag-coordinate sa kanya hanggang sa siya ay sumakay na ng bus at ngayon nga po ito at sinundo po natin dito sa bus station kasama po natin si Kaorly. Kaya very thankful ako na okay na si Kabayan at i-endorse natin siya sa polo. Sinuwagan ko na ang welfare officers at kukunin natin ngayon. So ayan po, magandang gabi po sa inyong lahat at isa na namang kabanata ang inyong natunghayan at bago natin ihatid si Kabayan, eh patsibugin muna natin. Ito eh, gutom na eh, nangangayayat na siya. Courtesy o ba no? Courtesy ng kitchenette, super kitchenette ba yan? Super kitchen. Super kitchenette, okay? Super kitchen ni Umayra. Okay. In-endorse pa eh. O sige, God bless po sa ating lahat. So ayan. Oh, okay na, happy ka na ha? Opo sir, salamat po sir. Oo, kung pasalamat siya, magpasalamat ka sa Panginoon. Ginagamit lang kami ng ating Panginoon. Okay? Oh, sige. Basta na okay ka na, safe ka na ngayon at hatid ka namin sa ano. Okay? Sige, God bless. Yes, salamat. Dali mo na yung bag mo. Dali mo na yung bag mo.
Okay, sige. Mag-aalis po siguro ko dyan yung mga... Yung mga hindi mo na, ano, ang dami mong gamit dyan na i-ano, susurrender natin ngayon dyan sa consulate. Philippine Consulate. Ay, dito ka na. Hello, Mr. Handsome. Oh, tasok ka na. Ayan na, ito na ang tahanan mo. Galing pa ng madaing salit to. Oh, so, ayan. Okay ka na, happy ka na, ha? Oh, dali lang, picture mo tayo na. Si selfie tayong dalawa.